For today's video, join me as I visit one of the beautiful beaches near Metro Manila, crystal clear water, with activities like island hopping and snorkeling, plus a beautiful scenery and a secret lagoon. Maraming magandang lugar ang pwedeng matuklasan dito sa lupang Sinilangan. Ako pala si Jose Sian, ang iyong travel guide. Kaya't samahan ninyo ako tuklasin ang mga kayamanan ng Pilipinas. Mula sa mga dalampasigan at isla, kabundukan, mga makasaysayang lugar, at masubukan ang mga masasarap na pagkain. Baka ito na ang iyong next travel adventure. Kaya tara na, samahan ninyo ako at magbiyahe na tayo. Time check, 11:34. Magkapagas lang kami. Tapos punta na tayo sa Tingloy Port para pumunta tayo sa Magsasa Beach. At syempre, kasama natin dito si Kamoteng Gala. Yun. And ating tropa, si James. Yun. Meron din Facebook page yan, si James. James Reed. Bago pa lang yan sa vlogging. So, supportahan din natin. Like nyo rin yung page niya and i-follow nyo na rin. So, ito. Medyo na traffic lang kami dito sa banda sa Taytay. Kaya, ganito rin yung aming oras ng pag-alis. May mga errands lang bago tayo pumunta doon. So, ito. Tuloy-tuloy na to. Sana wala na ibang traffic. Papunta sa Tingloy. Hopefully, mag-enjoy kayo sa video na to. And please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell. Thank you. Okay, time check 2:23 and yung bangka na pang 3 o'clock is fully book na daw. So, no choice tayo, kaya magiging 5 o'clock tayo makakaalis. Pero pumunta pa si Gamote dun and hopefully baka may makita siyang or baka mayroon pa para sa aming slot sa 3 o'clock. Tatlo lang na mga kami. Hopefully, magdadasal kami na meron. Para medyo mas maaga naman tayo makarating doon. Maraming turista ang pupunta, maraming gusto magpunta magsasabi. So, ayan. Dito lang tayo sa parking. Hinantay natin makaalis yung nasa likod natin kasi doon tayo magpa-park. Buti sa loob tayo makapagpa-park. Tingnan natin pagbalik ni Gamote kung makakuha siya ng 3 o'clock. Hopefully meron. Kain muna tayo ng lomi dito. Kasi alas 5 pa naman tayo. So, harap muna tayo ng makakainan. Ang libre ni James. Okay. Grabe. Natutuwa na ako sa bibig. Bagong luto eh. Lambot. Ano na yung dessert eh. Tagal eh. Ito na yung lomi natin. Dumating na. Grabe oh. Ew. Lalim. Let's eat. Ito pala ang parking ng mga tricycle kapag motor ang dala nyo. Yan, covered naman sila. So sa kotse 200 yung binayaran ko eh. Tapos siguro 100 sa motor. Yan, para hindi mahirap. Ito yung waiting area. So, ito na siguro yung mga makasabay natin mamayang 5 o'clock na alis. So, dito yun. So, habang nag-aantay kayo, pwede rin kayo maligo. Ayan. Free swimming na agad sa port. Free swimming. Pag di nyo na maantay ang magsasabit. Ikot-ikot muna tayo dito sa we
pwede tayo makaalis. Ayan, may ticket na tayo, guys. Grabe, oh. Kung medyo late lang kayo ng onte, huwag kayong sumakto ng 3 o'clock. Kapag 3 o'clock kayo gusto umalis. Kami dito kami ng 2:30. Alis kami ng 5 o'clock. So, huwag kayo pupunta na dito ng sakto-sakto. Bigyan nyo ng allowance. May allowance talaga. Parang airport. Parang sa airport kayo pumunta. Ganun. Bigyan nyo 1 hour 30 minutes. Ayun, so nakaalis na yung isang Roro. Yun yung 3 o'clock. Or so, 3:34 na nakaalis. Dito na kami pa. Mga 30 minutes lang yung boat ride papunta sa Magsasa Beach. So, ito. Binuksan nila talaga yung area to for ito, picture taking. Ayan, nakita na dami for viewing para di maboard sa loob. Kasi ang init din eh. Okay, so, dito ayan, pa tumambay. Oo, okay pa tumambay dito. So, whew! Kung maalala nyo, dito nga pala tumayo si Kate Winslet sa Titanic. Pero mas mataas yun. Yun. So after ito mga bundok na to, makita natin dyan yung Monte Maria Shrine na malaki. Grabe, naging crowded na dito. Woohoo! Tara, puntahan mo natin si Kapitan. Yung daan papunta sa beach. So dito sa likod natin meron ng mga transient dito na pwede dito magstay, may mga aircon din eh. So yung sa amin kasi doon banda, by the beach, front beach. Sa front beach kami. So yung tricycle kasi hanggang dito lang kusan kami tinigil kanina. So ngayon, oo, matirik masyado tsaka maliit na yung daan. So lakad na lang tayo, hindi naman ganun kalayo, at least makita rin natin yung kagandahan bago pumunta doon. Grabe, oh. Kung nakikita nyo na to, ayan, oh. Grabe, ang ganda ng view. Papunta doon pa lang yung set ng mga palm trees na yan. Parang kalam, oh. Tinanim. Yan. Grabe. Bukas, bukas na umaga, sana maaraw din. Tulad ngayon, para mapagpalipad tayo ng drone. Yung mga nasa lubong natin, yun yung mga sa taas siguro nag-stay. So, dito yung front beach. Dito lahat pumupunta. Kasi iba dito, ayan, kung mapapansin nyo, may mga kubo din. Ayan. Siyempre, mas maganda dun tayo sa front beach. Grabe, oh. Napaka-cinematic nung ano, nung daan, oh. Manami na lang po namin yung tutulugan namin. Yun, dun kami, oh. Yeah, let's go. Touchdown, guys. Kakating lang natin. Ay, thank you po. Thank you, ma'am. Grabe, oh, tabid na agad tayo, guys. Oh. Tara, guys. Manito tayo sa Fe Transient House dito sa Magsasa Beach. At ito yung magiging kwarto namin for the night. Okay, overnight stay kami dito. And papakita ko sa inyo yung kwarto. Yan. So, meron tayong ano? Meron tayong two beds. Taas siya baba. So tatlo kami, so kakasya na kami, mati. Kahit dito lang kami kakasya na bed, kami may kasama iba po. So merong ibang rooms dito, air condition, mas malaki. Pero ito fit na sa amin tatlo, kaya ito yung amin. So ngayon itutur ko kayo sa buong location, kung ano pang makita natin, para pag pumunta kayo dito sa Fe Transient House, dito sa Magsasa, alam nyo kung saan kayo magbubuk. At syempre, dito na kayo, di ba? Dito yung tindahan ni ma'am. So pagka may kailangan kayo na kulang, dito lang kayo bibili kay ma'am. Dito yung tindahan, ma'am, di ba? Ayan, so ito yung owner po, si Ate Fe. Tama po. Ayan po ang at si Ate Fe. So ito, sobrang katabi natin yung beach. So anytime, kahit mamaya kami, pwede tayong maligo. So dito po problema. Saan po yung CR natin? Dito po sa harapan. Ah, yung CR po sa harapan. Okay po. Tara. So
dito yung dalawang CR. Dito natin yung dalawang CR. Dito yun. Dito tayo mamaya mag-shower pag kailangan natin mag-shower. So, yun. So, meron din sila dito yung video, okay? Ayan. So, sila kuya. Oh, ayan. Hello, kuya. Ayan, yeah, okay, tagay. So, good. Thank you, kuya. Guys, kain tayo. Hipon. Hello. Hey, hello po. Ay, grabe yung tambahan dito. Grabe, ang ganda. Woo! By the beach. Grabe. So, kahit gabi, hindi ko na din na makita, pero napakalinaw pa rin. Napakalinaw pa rin. Ay, makasama natin dito sa resort. Good morning. Good morning po. Redors po. Ay, grabe. Ang ganyan, sir. Ah. Kala ko kape. Grabe. Oh. Time check. 6. Magsi-6 pa lang. Ay, sir. Enjoy morning enjoy po. Good morning. Grabe oh, napaka-peaceful dito. Umusal muna tayo. Time check 6:35. Alis tayo for island hopping ng 7:30 daw. Breakfast muna tayo. 7:30 na, kaya tara. Island hopping muna tayo. Ayan yung ano. Siguro sasakyan natin, isa dyan. And ito kasi low tide, kaya ganito nakita nyo. Low tide ngayon. Pero kahapon dumating kami, may high tide yun eh. Kaya napag-swimming pa kami dito sa ilalim nung hagdan na to. Ilang isla tayo ngayon? Apat. Tapos syempre pupunta natin yung pinakasikat na Secret Lagoon doon banda, pero parang ihuhuli na yon. Let's go. Sa pangalawal. So island hopping muna tayo, kasama natin si Kuya. Kuya, ano pangalan mo kuya? Jervin. At siya ang ating magiging tour guide, Kuya Jervin. Dumating na kami dito sa Amisen Marina Cay, pero dun yung kuweba, dito kami binaba. Okay, punong na yung parking dun. So, ingat lang kasi madulas yung ano, mga bato. Ito na. Sama si Brother James, Ray James Red. Okay mga tropa, so andito na tayo sa first stop natin sa cave. Kuweba ni Maria. So dito pa tayo pupunta, doon lang tayo nagpark kasi wala nang parking dito, doon yung valet parking eh. So lalakarin na lang natin, ingat na lang madulas lalo na pag nandun sa baba. So makita nyo, ang dami nagpapapicture, dami. Kaya tara, makidami tayo. Bakit syempre dito tayo, diba? Ang gagawin natin kundi magpapicture at ipapakita ko sa inyo yung ganda ng Pilipinas. Let's go! So, pupunta tayo dito. Ito, dito tayo mag-picture. Tapos papaliparan natin yung area. Papakita natin sa inyo. Papakita namin sa inyo itong unang island na pinuntahan namin. Napaka-peaceful. And ang dami rin tourists. Talagang first stop to, no? Island hopping. Dito sa Masasa Beach.
yun yung Secret Lagoon. Ayun, kung saan may maraming tao. Kung tayo pupunta. Master, tingnan na Secret Lagoon to. Tawoy-tawoy. Yan, pabalik na tayo. Napaka okay din yung mga area na napuntahan. So good. Ganda. So katapos lang namin mag island hopping. Yan, nakapanlaw na kami na. Ako, nasa James, nakapanlaw na. Lunch muna tayo. And ito ang ating lunch for today. Laga. Yes. And isda. Grabe. Mga lokal. Lokal. Peace bomb. Peace bomb. Lokal. Grabe. Sulit na sulit. Tignan mo, may sunog na naman yung mukha natin, no? Kaya sa island hopping, ito yung pinaka-perfect talaga kain ko kasi talaga nakapagod yung ano, yung biyahe, yung island hopping. Pero masaya. Lalo na first time ko naka-experience, maka-swimming kasama yung bawigan. Pabalik na tayo. Grabe yung experience dito sa makasasa. Napakasaya. Kahit medyo pagod, pero eh, masayang masaya. Grabe yung experience namin sa island hopping. Snorkeling. Enjoy, grabe, enjoy. Ngayon, punta lang kami doon sa rock formation na yun para mag-drone shot ng saglit. Pala yung mga idol ko eh. Malik yan lahat. Thank you, kuya. So, ito yung lugar na pinagantayan namin. Tapos, sasayin namin tricycle papunta sa Roar ulit. Antay ulit. Grabe. Enjoy. Okay, so pasayin namin sa ano, Montenegro na barko. Dito tayo ngayon sa Montenegro Lines. Grabe yung experience namin dito. Napakasaya. And alternative to ng Puerto Galera kung hindi ka mahilig din masyadong bumibig yung mga ganun.
okay na okay din talaga sa masasabing. Napaka peaceful. Thank you, Montenegro. Thank you. Dan, thank you po. Ingat po kayo. Thank you po.